talagang hirap yung gabi, gagawin mo araw, magtrabaho ka. Tapos nagtatrabaho ka, maglalabada, dala-dala mo pa tong maliit. Apat na beses kaming sinigado. Pagpasalamat mo na lang, at least nagkatikiman naman kayo. Welcome to my vlog! It's Mary K. Maro from Philippines! Welcome back guys sa my YouTube channel. So, if you remember guys, last 4 months ago, na-feature ko po ang batang ito na si Angel po. Siya po yung batang natuklaw ng ahas na nabulag, naging lantutay siya. 4 months na po yung nakalipas bago ko siya na-videohan. And then, may mga tumugon naman doon sa hiling ko. Pero hindi na continuous po yung tulong sa bata dahil nga din doon sa nagkaroon ng problema, dahil nga din lockdown. And then, yung mga tumugon kasi ay hindi naman talaga charity na taas in talagang full support sa mga ganito nakatutok sila. Mga kapwa ko lang din sila vlogger, pero nakatulong naman sila sa bata noon. Kaso nga lang, na-stop yun dahil marami din naman silang tinulungan. Mama, ito yung video na ito. Ito yung last na video na may tumulong sa kanya, no? Ngayon, no, sa bahay ng bata, no? Bumili ako yung pinadala ng pera ng charity. Bumili ako ng clothes para sa bata, no? Ayan po yung mga binili ko, no, doon sa ano, sa palengke, no, kasi para sa bata, no, ipo-i-ano natin, itanggap po yung pera from Team Charity. Ito po para i-juice nila. Ayan. So ngayon guys, gagawan ko ulit ng paraan kung paano matulungan si Angel, kasi nakaka-recover na ng konti si Angel dahil sa pagsisikap ng kanyang magulang, no, na nag-iisa ang dakilang ina niya na si Miss Pia Guanson. Nasalulong-salulo talaga ako sa kanya kung paano mag-alaga ng kanyang anak. So, si Angel lumalaki na. 8 years old na siya, no? So, dalaga na nga siya, pero hindi pa rin talaga tuloy na olubos na gumagaling yung bata, dahil nga, siyempre, ahas ang kumagat diyan, may binom yan. Buti nga, malakas ang immune system ng batang ito. Ay kung iba nga lang siguro nakagat ng ahas, eh baka dead on the spot yan. Ay sadyang siguro may plano si Lord sa batang ito, no? So meron kasing isang vlogger na malaki na ang kanyang channel at hindi katulad ko na maliit pa lang ang channel. At talagang ano sila, tumutulong at tumututok sa mga batang may kapansanan tulad ni Angel. So nawang itong bagong video ko na ito, na part 2 na ng pagbibideo ko kay Angel, ay masagot nung isang channel na tumutulong talaga sa mga batang ganito. So ganito na si Angel ngayon, oh. Dati pinakita ko na yan, ganyan din naman dati, pero malaki na yung improvement niya ngayon kasi nakakakita na siya. Dati bulag yan, eh, 'di ba, no? Dati bulag yan. Ngayon, nai-stitch na yan ang kanyang mga paa, oh, 'di ba? Dati kasi kung ano yan, kung nakatiklop lang. Ngayon, malaki na sana talaga kung talagang may tumutulong lang sa bata na yan. Sadyang gagaling siya ng tuluyan. Dalaga na siya, oh. Tingnan mo kanyang mga kuko, humaba na, oh. Haba ng kuko. Ganyan lang yan, hindi yan normal na nakaganon ng, oh, ganyan yan. Kasi diba ahas nga, oh, diba, oh. So kung ano yung ano ng ahas, malnarisim ng ahas, ganun din yun, nasalin sa kanya, oh. Minsan pa nga, gumagalaw yan talaga siya na parang ahas talaga na umaano yung katawan, di ba? No? Akala talaga tutuklawin ka, yung as in talagang umaano siya ng ugaling ahas na talagang, yung kung ano yung kilos ng ahas, tadyang ganun. Ganun din naman pag nakagat ka ng aso, di ba? Umaalulong din yung nakagat ng aso. Oh, ganyan na siya. Nakakaintindi na siya. Kulang lang siya sa gamot. Oh, I don't know, Angel, mag-hi ka sa kanila. Oh, mag-hi ka sa kanila. Nakakakita na yan, oh. Nagre-response, nakakaaninag na siguro, no.
So nananawagan talaga ako sa may mabuting puso na tulungan talaga tong batang ito. Wala talaga akong magawa dahil nga itulong, dahil nga may mayroong may tutulong konti-konti lang. Pero I mean talaga, yung talagang mabigyan siya ng tamang tulong na sadyang talagang gumaling siya. Nais kong makapag-aral siya, dalaga na siya, oh. Oh, diba? Oh, diba Angel, no? Hi ka sa kanila, hi! Au, au. Ay! Au, au, au naman na! Akala ko naman ni ahas naman akong magat ito. Au, au, au naman na! Oh my goodness! Oh, so? Diba? Oh, ganyan po si Angel ngayon. Yan yung bagong update sa kanya. Naging ganyan siya dati. As in talagang hirap na hirap yan. Tadyang, maliit pa yan eh. Nung nakagat, nakita niyo sa pinakaunang video ko talaga yung nasa bundok sila nakatira. As in, maliit pa talaga siya. Hindi siya ganyan. Ngayon, humaba siya. Mas malaki pa siya dun sa ate niya. Humaba siya. Ngayon, kailangan talaga ng full support ng batang ito. Vitamins, gatas. Kasi hindi naman yan kumakain pa ng, hindi pa yan kumakain ng ano eh, ng kanin, ulam. Gatas ng gatas yan. So, kaya nga dapat, kung gatas lang din, eh hindi rin siya talagang ano, dapat fruits, vegetables, eh aanin lang din naman yung magulang niya, eh hindi naman din makapagtrabaho at wala naman na silang tatay yan. Yung nanay lang nangagalaga, eh wala din trabaho yung nanay. So sadyang suntok sa buwan kung paano ang batang ito matulungan. No, kaya gumagawa nga ako ng paraan para makatulong din naman kahit papaano. So, tingnan natin ang kanyang mother kung anong masabi niya, kung anong hirap ba talaga mag-alaga ng batang ganito. So, ano te, gaano kahirap ang dinadanas mo kay Angel talaga para masustain o maintain yung kanyang gamot? Kung ano-anong hirap ang dinadanas mo. Talagang hirap yung gabi, gagawin mong araw, magtrabaho ka. Tapos nagtatrabaho ka, maglalabada, dala-dala mo pa tong maliit. Ay, ah. Oo. Sasahod ka ng 300-500 ang pinakamalaki. Bibili mo ng gatas, diaper. Silang oo, dalawa kasi pa. Kasi ito yung diaper talaga. Oo, plus yun, pa. Diaper. Gatas nilang dalawa, iisa lang. Pares ng Bear Brand. Kaso lang talagang kapos din. Hindi nagagamot pa siya. 5 gamot ang maintenance niya. Hindi ko kaya. Talagang gumagapang ako sa hirap. Pero, napoprovide naman ni Lord. Si Lord na lang ang nakakaalam ko anong dapat. Karamdam ko talaga ang hirap. Ang hirap talaga ito eh. Mahirap. Siyempre, bilang magulang, hindi mo gugustuhin makita mo yung anak mo na ganyan. Gagawin mo yung lahat para sa kanila. Nangungupahan pa. Eh kung kami nga mga nagtatrabaho ng eksakto sa factory at 15, every 15 days, meron kami tinatanggap kahit papaano sa ilo namin. Hihirap pa kami dahil sa upa lang napupunta, sa tubig, kuryente. Eh, ito ngayon ang upa namin, ilang buwan na rin nakabayad, tubig, ilaw pa, bahala na. Mm-hmm. Saan naman mapapatapon. Ow, ow. Dati kasi guys, sila... may nag-offer na kaibigan na nila din siya na doon sila sa bundok tumira. Medyo okay sana ang buhay nila doon. Kaso nang may nainggit doon, alam mo naman tayo, Pilipino, may nainggit sa kanila doon. Kaya napunta sila sa lugar na ito na kung saan inuupahan ito. Apat na beses kaming sinigaan doon. Oh, sinunog sila. Mabuti nga lang ito, kamo mautak talaga at kahit papaano marunong i-save ang kanilang sarili. Ay kung hindi, ay kung hinagisan sila hating gabi, nag-iisang babae, tapos ganyan pa, yung maliliit. Yung huling hagi sa amin ng sigarilyo, madaling araw. Oh my God. Tapos mabuti na lang, gising ako dahil umiiyak yan, dahil kakain siya, nagugutom eh. Nakita ko pa naman yung bahay na yun eh, di ba? Kugon ang ano noon. Kugon, kubo kasi yun eh. Tapos kawayan ang body nung bahay. Apat na beses kaming sinunog doon yun talaga. Nung huli na talaga nang umalis na kami doon, hindi ko na kaya. Oo, kasi madamay na talaga yung mga bata. Eh kung hindi ko na ibaba, sunog yan ah. Tostado kami kung hindi ko na ibaba ang mga anak ko ah. Eh ano bang kinakaingitan nila sa life mo? Gusto ba nila yung maging ganyang buhay? Bakit sila ingit na ingit? Ay, hindi ko alam kung anong mayroon. Bakit ganun sila sa amin? Apat na beses. Pag mababa na talaga yung estado ng tao, ay lalo pang i-dinadown, no? Ay lalo, ano na ba talaga mga Pilipino? Anong kinakaingitan nila? Gusto nila yung may ganyan? May anak silang ganyan na tuklaw ng ahas, tapos walang trabaho? Ganun ba gusto nila? Kung magpalit lang kami ng sitwasyon, hindi nila alam kung ang dinadanas ko. Oh my goodness. Sobra.
Siyempre, yun lang magkaganyan ng anak mo na dapat ay nag-aaral yan eh. How much more yung intindihin mo pa yung pang-araw-araw mong pangangailangan. Oh my goodness. So, kung may mga tumutugon man sa mga ano, may tumugon man sa mga video-video ko na yan, tulad nung una, nanghinayang din ako doon kasi nga, sana tuloy-tuloy yun. Kaso nga lang, hindi din natin ma-please ang tao kasi talaga. Hindi din natin ma-please na... Oo, mayroon talagang naiinggit. Oo. Hindi rin natin pwedeng sabihin na tulungan ninyo kami, magmakaawa kami sa inyo. Hindi rin natin sila pwedeng sambahin. Manginanina na lang kasi may mga mabubuting loob. Meron naman talaga. Oo. Diba? Meron naman talagang mga vlogger din na sinuswerte yung kanilang finipictured na as in talagang may nagbibigay ng support, lalo na yung mga OFW natin, yung mga kababae na may mga malalaking puso na talagang sadyang tumutulong ng tunay, na barya lang sa kanilang mga pira-pira, which is barya sa atin eh, malaking halaga na. O diba? So sana nga po talaga dinggin talaga ni Lord na may tumulong sa inyo. No? Ako talaga laging nag-iisip, naaawaan. Kung ako lang talaga din, I mean, kumikita na ang channel ko. Kaso nga lang, maliit pa kasi. Kung kumikita na rin talaga ang channel ko, sadyang talagang ganun din ang gagawin ko na tumulong talaga ako sa may mga ganitong karamdaman. Ayan si Angel, oh, tingnan mo. Oh. Kahirap yan, kahit paliguan mo yan, ganyan yan. Naliligo may pali-palipit. Ano, buhat-buhatin mo pa yan. Buhat-buhat. Oh. Ay. So guys, hanggang dito na lang po yung video. Nawa nga po eh, ito po yung part 2 ng video niya. Sana po eh makarelate kayo sa kwento ni Angel. Ang maitulong nyo na lang po kay Angel po ay i-share nyo po itong video kong ito. Dahil nga sa pamamagitan po ng inyong pag-share ay marami po maaantig ang puso sa videong ito. At talagang tumulong po. Nakita nyo naman, napaiyak po yung nanay. Kung bakit nga ma po nandoon sila dati sa bundok, ang magandang buhay nila doon kahit papaano, magulay-gulay ka lang doon. Kahit papaano, may mga alaalaga silang hayop doon. Nakita nyo sa video ko yon. May mga alaalaga silang hayop, kahit pa paano may ibinta. Ay kung gano'n lang din namang muntik na pala sila doon tinosta, sinunog sila doon sila, hinagisan sila ng ano doon, lumagablab ang bahay. Oh my goodness, isa dyan naman talagang gagawin mo na lang talaga ang lahat, makaalis ka na lang doon kaysa naman madamay ang mga bata. Bakit may mga ingitiro talagang ganyan? Para po sa mga viewers ko po na mangilan-ilan na may magandang kalooban, tulungan nyo po akong ma-share ang video na ito. Nang sa ganun po ay maraming maratingan o maraming makatulong kay Angel sa kanyang karamdaman, no? At lalong-lalo sa magulang niya, ako'y awang-awa talaga. So thank you so much guys, hanggang sa muli. Update ko kayo kung... ano na naman ang part 3 ng video na ito, kung may tumulong. Kasi nung wala, may tumulong talaga. Yun nga lang, hindi tuloy-tuloy. Ay, nakakita na nga eh. Dati kasi bulag yan. So, thank you so much, guys. Thank you so much. This is Ricky Maru. Good morning, Philippines! This is Ricky Maru Vlog from Philippines. Guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe Ricky Maru Vlog and hit the notification bell para po sigurado po kayo na manonotify kayo sa mga bagong videos. Thank you so much guys for watching all my videos. This is Ricky Maru Vlog.